Yeah, so nabasa na natin kanina yung sermon passage natin galing sa 1 Corinthians chapter 15 verses 12 hanggang 23. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang magbigay ng definition muna. Pag-usapan muna natin kung ano yung definition ng resurrection. So, ngayon ay Resurrection Sunday sa maraming mga lugar at tinakma lang natin yung pangangaral natin doon sa malakihan at malawakang pinag-uusapan ngayon. Pero gusto ko rin i-remind na itong katotohanan na to, hindi lang natin inaalala once a year. Ito ay inaalala natin every Sunday, every Lord's Day, dahil ang ibig nga sabihin ng Lord's Day, kaya ito ay nasa unang araw ng isang linggo ay dahil ito yung araw na bumangon si Jesus mula sa mga patay. Kaya inaalala natin ito, hindi lang ngayong araw. Pero magbigay tayo ng definition, ano ba ang ibig sabihin ng resurrection? What does resurrection mean? Una, ang hindi nito ibig sabihin. Ang resurrection ay hindi lang simpleng pagkabuhay mula sa patay. Although, yan yung term ng scripture, yan yung mababasa natin mula sa Old Testament, sa New Testament, raising of life, rising from the grave, yan talaga yung mababasa natin na term. Pero, mag-agree din ang Bible na hindi ito basta-bastang pagbangon mula sa mga patay. May isang kalaban ng Christianity noong AD 220, ang pangalan niya ay si Celsus. At ito yung kinikriticize niya sa Christian faith, yung resurrection. Kinikriticize niya yung Christian faith dahil sabi niya, papaanong yung mga namatay daw ay babangon dun sa mismong katawan kung saan sila namatay. Ang sabi ni Celsus, really, it is the hope of worms. For what soul of a man would any longer wish for a body that had rotted? Ganito yung perception niya sa tinuturo ng Christianity tungkol sa resurrection. Sinong matinong tao daw ang gusto na mabuhay siya muli dun sa katawan na nabubulok na? So when he perceived resurrection, ang iniisip niya, kasi totoo naman, tinuturo ng Bible, no? Yung mismong self-same body, yung mabubuhay. At ang iniisip ni Celsus, ang ibig sabihin pala nito, mabubuhay yung tao dun sa katawan kung saan siya namatay. At sabi niya, this is the hope of worms. At yun yung dinedenay natin. Dinedenay natin na yung resurrection ay babangon mula sa mga patay doon sa nabubulok na katawan. Hindi yon ang resurrection. Ang resurrection ay glorification. Ang resurrection ay glorification specifically of the body. Kasi merong glorification of the soul. Mawala na ng kasalanan yung mga kaluluwa natin. And there is a glorification of the body. Maluluwalhati na yung katawan. At itong katawan na to sa resurrection na tinuturo ng Kristyanismo ay suitable para sa isang glorified world. Suitable para sa isang glorified soul. Suitable para sa isang face-to-face communion sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo si Jesus ayaw magpahawak nung nabuhay na siya muli. Huwag niyo kahawakan. Their bodies are not suitable to be in full-blown communion with a risen glorified Jesus Christ. So, pag sinabi nating resurrection, ito ay maluwalhating katawan. Hindi ito yung nabubulok na katawan. Hindi ito yung parehong katawan na to na nangihina. This is a self-same body but is a glorified body. And when it comes to the resurrection of the body, it is eternal. Walang hanggan. Sinabi rin sa 1 Corinthians 15, later on, we died in weakness but we will be raised in power. Yung katawan na yon na hindi nakatulad ng katawan natin na fallen body. Hindi na fallen body. It's a glorified body. And we would say that this resurrection is not symbolic. It is physical. Physical mismo. Yung kamay na pinanghawak mo sa phone, yung kamay na pinanghawak mo sa papel na Bible, yung mismong katawan mo nakaupo dyan sa upuan na yan, ganyan ka-physical ang nabuhay na muling katawan. It's physical. Nung nabuhay na muli si Jesus, kumakain siya ng isda, inihaw na isda. Nung nabuhay na muli si Jesus, tumatapak siya sa lupa. Nung nabuhay na muli si Jesus, pinahawak niya kay Tomas yung butas ng kamay niya at yung butas ng pagiliran niya.
So we see here, this is what we say, what we mean when we say resurrection. Katulad ng isang caterpillar na pinandidirian ng marami. Pero kapag nag-undergo na siya ng metamorphosis, eh nagiging siyang isang paru-paro na kinagugustuhan ng mga tao. That will be what is like in our resurrection. We die in weakness, but we are raised in power. And I want to position that this resurrection is not just for the righteous, but also for the evil. Hindi lang sa mga mananampalataya, kung hindi maging sa mga hindi mananampalataya. However, yung dinescribe natin kanina, yun yung resurrection ng mga mananampalataya. Ang resurrection ng mga hindi mananampalataya ay worse. Sila ay bibigyan ng katawan na suitable para sa punishment nila. Bibigyan sila hindi ng maluwalhating katawan, kung hindi ng katawan para sa akmang impyernong kaparusahan sa kanila. Daniel chapter 12 verse 2, John chapter 5 verse 29, Acts 24 verse 15. There is such a thing as a resurrection unto life and a resurrection unto death. At tinuturo sa atin nito na yung kaligtasan pala ni Jesucristo kabilang dito yung katawan. When we talk about the salvation of Jesus, when we talk about the gospel of Jesus, it includes the salvation of the body. Ang kaligtasan ay hindi lang kaligtasan ng kaluluwa. Hindi ito kaligtasan lang ng espiritu. Ito'y kaligtasan ng buong tao. We have heard sa pagtuturo ni Pastor Erdy that we are composed of body and soul. Body and spirit. At hindi lang nililigtas ni Jesus yung espiritu, hindi lang nililigtas ni Jesus yung kaluluwa, ang nililigtas niya ay maging ang katawan. Bakit namamatay ang katawan? Dahil sa kasalanan. Our bodies die because of sin. Our bodies are affected because of sin. At ang katawan din natin ay bubuhay na muli dahil sa biyaya. Sabi ni Gregory of Nazianzus, isang medieval period theologian, sabi niya, "For that which Jesus has not assumed, he has not healed." Kung meron si Jesus na hindi kinuha sa kanyang resurrection na elemento ng pagiging tao, hindi niya yun kayang iligtas. Pero dahil si Jesus ay totoong naging tao, totoong may katawan at kaluluwa, ililigtas niya ang katawan at ang kaluluwa. Ang katawan ni Jesus ay namatay para tayo ay mabuhay, at ang katawan ni Jesus ay nabuhay para ang katawan din natin ay mabuhay. May special application itong usapin ng resurrection, lalo na sa mga may mga karamdaman. Sa atin, ang mga may physical na mga karamdaman, you should be one of the people who appreciates the resurrection the most. Mayroon kayong mga pinagdadaanan ng mga physical na mga karamdaman, you should have faith in Jesus for that blessed resurrection. At sa atin, na mga nangihina na, alam niyo yung katawan niyo, hindi na pabata. Alam natin yung katawan natin, may mga kahinaan na hindi na babalik talaga sa dati. This has a special application for you. Naaasahan mo dapat ang resurrection ng Panginoong na bibibigay ng Panginoong Jesucristo. Now, yung iba sa iyo, nag-iisip, kailan tayo magsisimula sa passage? Ito na. Magsimula na tayo sa inyong definitions natin. So sa passage natin, sa 1 Corinthians chapter 15, nag-aalala na siguro, kailan magiging topical ba to? Okay, mag-aalala? So, andin sa intro lang yun. Sa passage mismo natin, mayroong mga nasa Corinthian church na nagke-question about sa resurrection. Yung mga binanggit natin kanina na katuruan, doktrina, katotohanan tungkol sa resurrection, mayroong mga mangilan-ngilan sa Corinthian church na hindi naniniwala doon. Hindi sila naniniwala na may pagkabuhay na muli ng katawan. 1 Corinthians chapter 15 verse 12. At tinatawag sila ng mga Corinthian Sadducees.
perhaps sila ay mga Epicureans, mga Stoics. Merong mga na-encounter si Apostle Paul sa Acts 17:32 na nung nagturo siya about the resurrection, ilag sila, they jeered at him, pinagtawanan. They do not believe that there is a physical resurrection. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 18, may naniniwala na symbolic lang yung resurrection. Na they believe the resurrection has already happened. So, iniisip niya, symbolic lang to, hindi ito talagang physical resurrection. So, kung merong mga nagtatanong, kung merong mga disagree sa resurrection sa Corinthian church, ibig sabihin, hindi pala kasing pure ang early church as we imagine it to be. Mayroon tayong ganong klase ng mga imagination na, ay, naku, kung nasa early church lang tayo, mas better yung church natin. Brad, sa Bible mismo to, ito yung church plant ni Apostle Paul. At sabi niya, doon sa church na yon ay may hindi naniniwala sa very basic resurrection. General resurrection. Ganun din, tinuturuan tayo, makikita natin dito na yung church ay napaka-forbearing about sa misconceptions at sa mga falsehoods na nasa church nila, lalo na sa Corinthian church. Now, alam natin, sinabi ni Apostle Paul, may mangilan nila sa Corinthian church na hindi naniniwala sa general resurrection. And here, we see Paul playing the devil's advocate. Gusto niya i-convince, gusto niya i-emphasize na totoo at mahalaga ang resurrection. Kaya nag-play si Apostle Paul ng pagiging isang devil's advocate. Sabi niya, if hindi totoo resurrection, ito ibig sabihin niya. Kung hindi totoo yung resurrection, ito yung mangyayari. Kung hindi totoo yung resurrection, ito yung mangyayari. In-elaborate niya kung gaano kahalaga yung resurrection. He listed the negatives and the cursed implications. Pero, pinatunayan niya rin kung bakit totoo yung resurrection. So yung general idea ng passage natin ay yung pagiging walang kabuluhan ng pananampalataya kung hindi totoo ang pagkabuhay na muli. Yun yung gusto i-emphasize ni Paul. It's, nakita niyo yung mga words na ginamit? Vain, vain, futile, futile. Walang kabuluhan kung hindi totoo na mayroong resurrection sa hinaharap. At hindi, walang kabuluhan ang pananampalataya dahil totoo ang resurrection. That's the main argument of the Apostle Paul. So because the resurrection is true, in the Christian faith, we continue. Dahil siguradong totoo ang pagkabuhay na muli, sa Kristiyanong pananampalataya tayo mananatili. Because the resurrection is true, in the Christian gospel faith, we continue. Paano nga naman kung hindi totoo yung resurrection? What if the resurrection is not true? Naglista si Apostle Paul ng mga arguments, implications, if hindi ito totoo. Actually, inlista niya pito. It's a sevenfold argument ng nagpe-play si Apostle Paul na devil's advocate. If the resurrection is fake, verses 12 hanggang 19, then we are doomed. Then we are doomed. Verse 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Kung hindi totoo yung general resurrection, hindi na buhay na muli si Jesus. Verse 14, if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kung hindi totoo na may resurrection, uwi na ako. Wala palang kabuluhan itong preaching. Yung pananampalataya nyo ay walang kabuluhan. Sabi ni Paul, kung hindi totoo yung resurrection. Verse 15, more than that, we are found to be false witnesses about God. Kung hindi totoo resurrection, we are blaspheming. We are blaspheming. We are misrepresenting God. Verse 16, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. You are not forgiven. Kung walang resurrection, hindi kayo pinatawad sa mga kasalanan nyo. Verse 18, then those also who have fallen asleep in Christ are lost.
lahat ng mga taong namatay ay nasa impyerno kung wala ang resurrection. Lahat ng tao na namatay, sabi ni Paul, even they are in Christ. Kung sila ay, kung wala yung truth na merong resurrection, they are lost. Verse 19, ito yung pinaka mabigat. If only in this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Kung hindi totoo ang resurrection, tayong mga seryosong Kristiyano, tayo ang pinakakawawa sa buong mundo. Tayo ang kawawa sa sa buong mundo dahil nabuhay tayo para sa wala. Nanalig tayo para sa wala. Nagpatuloy tayo para sa wala. Nangaral tayo para sa wala. Nakinig ka para sa wala. Kung hindi totoo ang resurrection. If the resurrection is not true, there is no hope in Christianity. And Christianity is vain. That is what the Apostle Paul is trying to deliver. Kapag hindi naniwala sa resurrection ang isang tao, ang pag-asa at ang buong buhay niya sa Kristyanismo ay maituturing niyang walang kabuluhan. If the future resurrection is a farce, then there is such a thing as Christian nihilism. Yung nihilism, yan yung philosophical idea na walang kabuluhan yung buhay. Walang kabuluhan yung buhay. And hindi natin pwede pagsamahin yon. Hindi pwedeng sabihin na Christian ka, tapos nihilist ka. Kasi ang ibig sabihin ng Christian faith, makabuluhan yung buhay. There is meaning, there is purpose. There are reasons, there are answers. Pero, ang sabi ni Paul, kung hindi totoo yung resurrection, then you are a Christian nihilist. Ginagawa mo to para sa wala. Kung itatanggi yung resurrection. Naalala niyo yun yung confession ni Solomon sa Ecclesiastes. Sabi niya, vanity of vanities. All is vanity. Tinry niya lahat. Mag-aral. Tinry niya magpakasaya. Tinry niya sa pagtatrabaho. But sinabi niya, all is vanity. Why? Because there is death. Dahil lahat, kung ano man yung pinakamaganda na pwede mong gawin, aktibidad dito sa mundo, matatapos din yun. Matatapos din yun. Makuha mo man lahat sa mundo, matatapos din yun. May hangganan. Kaya sabi ni Solomon, vanity of vanities. At ganyan yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 15. Ang sinasabi niya, kung hindi totoo ang resurrection, vanity of vanities. Parang itong argument na to ay Ecclesiastes version sa 1 Corinthians 15. If faith, this faith is vanity, if there is no resurrection. Kung wala ang pagkabuhay na muli sa mga patay, kawawa ang relihiyong Kristiyano. This is a joke. Everything we are doing for the past decades is a joke. If there is no resurrection. That's why, as believers, as Christians, we should recognize that all our sense of hopelessness and vanity in Christianity are rooted in unbelief of resurrection. Kung may mga panahon na naiisip natin senseless yung faith, sa mga panahon na nasisense natin, parang wala namang kabuluhan itong ginagawa ko, ba't pa ako babasa ng Bible, ba't pa ako mag-worship, bakit pa ako mag-pray, bakit pa ako makikinig ng preaching, bakit pa ako aawit, bakit pa ako magbibigay, bakit ko pa gagawin, mapatuloy sa Christian faith na to, I would submit to you that unbelief in the resurrection is starting to grow in your heart. Dahil yan mismo yung argument ni Paul. If hindi totoong resurrection, this will happen. This will happen. Now, if that is already happening, kung nangyayari na yun sa puso't isipan mo, perhaps, is it because of your unbelief and of your losing sight of that glorious resurrection? Alam natin, may mga times na hinahayaan ng Diyos na manlamig ang mga mananampalataya. We believe that God is sovereign. He has a reason, purpose. But on our part, is it really perhaps our losing sight of this resurrection? Kapag may sense na tayo ng vanity, may sense na tayo ng pagiging futile sa lahat ng ginagawa natin sa Christian faith, perhaps yung what if ni Paul ay nagiging
rooted na sa mga puso natin. Sa kanya, ginagawa niya lang yan for to prove that the resurrection is true. Yun ang point niya. Pero perhaps, have you believed that? Have you already believed? Ito lang ang buhay. Have you perhaps have beaten into that trap, into that demonic lie that there is no resurrection? Alam niyo yung resurrection, yan yung nagbigay kay Paul ng tapang, ng zeal, ng fire sa kanyang faith. Nung humaharap siya dun sa mga Roman officials, yan ang sinabi niya, the hope of resurrection. Because of the hope of resurrection, I am standing here in front of you, officials. Eh, nagbibigay ng liyab sa pananalig, sa servisyo ni Apostle Paul. Pero kung wala siyang pananalig at pag-asa na mabubuhay siyang muli, what will be left of the Apostle Paul? So, brethren, do not neglect actively hoping for your own resurrection. Be active in contemplating, praying, anticipating your own resurrection. Huwag mong hayaan na mawala, mabaliwala yung pag-asa mo na mabubuhay kang muli. Aktibo mong pag-isipan, aktibo mong asahan, aktibo mong pangarapin, aktibo mong asamin na isang araw ay babangon ka mula sa mga patay. Kaya yung doctrine ng general resurrection, it's very important that faith falls apart without it. Pero paano naman mapapatunayan na totoo yung general resurrection na yun? Paano mapapatunayan na yun ay totoo? Nagbigay si Apostle Paul sa verse 20 hanggang 23 ng dalawang argument para mapatunayan itong sinasabi nating general resurrection. So ito yung general resurrection. Una, si Jesus daw ang first fruit. Yan yung argument niya. Pangalawa, si Jesus daw yung second Adam. First fruit, second Adam. Ito yung argument ni Paul para patunayan na totoo at mangyayari yung general resurrection. Sa Old Testament, may tinatawag silang first fruit offering. Ayan yung mga unang harvest nila. May mga times na kasama rin yun sa mga hayop, pero majorly yun ay harvest, mga halaman, mga gulay, mga agricultural produce nila. At yung unang harvest nila sa unang taon, inaalay nila yun sa Diyos. Yung alay na yun ay pattern at pledge. Sinasabi noon na inaalay nila sa Diyos ang lahat ng aanihin nila later. Kumbaga, even that will be for God. They will glorify God through their harvest. Ganun din, ito ay isang pattern. Ito ay nagpapakita na pagpapalain ng Diyos yung mga susunod pa nilang mga harvest. So, in-interpret ni Apostle Paul, first fruit, si Jesus daw yun. Dahil nung si Jesus ay nabuhay na muli sa mga patay, lahat daw ng mga nasa kanya, lahat ng mga mananampalataya ay babangon din mula sa hukay. Siya yung nauna. Siya yung the best. Siya yung first fruit. Siya yung pattern. Kaya, pag pinag-usapan yung first fruit, sa mga churches, madalas patungkol siya sa giving, sa offering, pero sa Bible, ang first fruit pala ay tungkol kay Jesus. Ang first fruit pala ay si Jesus. Ang first fruit pala ay tungkol sa resurrection. Sa New Testament, interpretation of the Old Testament offering. Ganun din si Jesus daw ay kinumpare kay Adam, verse 21 hanggang 23. Dahil kay Adam, lahat tayo mamamatay, physically rin, may kasama yun sa physical death. Bakit may mga physical death? Dahil kay Adam. However, dahil sa pagdating ng ikalawang Adam, pagdating ng final Adam, tayo daw ay mabubuhay mula sa mga patay, physically, dahil sa kanya. Maganda yung nabasa ko sa isang commentary, sabi nila, hindi ko na maalala kung sino. Sabi niya doon na nung nabuhay daw muli si Jesus mula sa mga patay, hindi siya nabuhay para sa sarili niya lang. He did not rise from the grave just for himself. May bit-bit siyang lahat ng mga mananampalataya. Pagpapalain lahat ng mga mananampalataya, siya yung una at susunod lahat sila
sa pagkabuhay na muli. Therefore, ang paniniwala natin, ang pag-asa natin sa panghinaharap na resurreksyon ay 100% linked sa resurrection ni Jesus, sa physical, historical resurrection ni Jesus. The first resurrection is what validates, what ensures the validity of subsequent resurrection. Yung naunang resurreksyon ang gumagarantiya sa mga susunod pang mga resurreksyon. Therefore, ibig sabihin, napakahalaga na i-affirm natin yung historicity ng resurrection ni Jesus. Habang marami yung nagse-celebrate na sa Resurrection Sunday, marami rin yung nag-i-invalidate sa totoong historical na pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Marami yung nagsasabi na hindi totoo na nabuhay na muli si Jesus mula sa mga patay. May mga theories. May mga nagsasabi na hindi daw naman talaga namatay si Jesus sa cross. Nag-agaw buhay lang siya. Tapos later on, naka-recover din. Kaya wala nang laman yung libingan niya. May mga nagsasabi naman na ninakaw daw ng mga disciples yung bangkay ni Jesus para lang patunayan na totoo yung prophecy niya. We should reject those false claims. Mahalaga, at hindi lang natin sila i-reject na basta. Ganun lang. Basta hindi totoo yan. Basta hindi totoo yan. Kailangan nating mapatunayan sa mga sarili nating isipan na totoong bumangon si Jesus mula sa mga patay. Na yung pagkabuhay na muli ni Jesus ay hindi symbolic. Rather, it is really history. It happened 2,000 years ago. Ano yung mga sagot natin sa ganong klase ng mga accusations? Ikaw, sa sarili mo, bakit ka naniniwala na nabuhay muli si Jesus talaga? Kunyari, paharapin kita dito ngayon, tawagin kita ngayon, ano yung reason mo? Why do you believe Jesus rose from the dead? Sana, ang dahilan mo ay hindi basta ang sabi sa pulpit. Sabi ni Pastor Joseph. Sana hindi ganun lang. Sana meron kang dahilan kung bakit mo pinaniniwalaan yun. So, una, ang pinaka basic at ultimate talaga dahil sabi ng Bible. Isa yan. Yan yung pinaka ultimate reason because the Bible said so. Other reason is that there are witnesses. May mga totoong nakakita na nabuhay na muli si Jesus. Naalala nyo sa culture nila, 2 or 3 witnesses lang pwede mo nang patunayan ang isang claim. 2 or 3 witnesses. Pero ilan yung naka-witness ng resurrection ni Jesus? According to the Apostle Paul, in the same passage, in the same chapter, 500. Halos 500 mga tao yung nakakita na ng Jesus na nabuhay na muli. Hindi yun baliwala. Ang dami nun. Ilan lang tayo dito? Ilan yung kasya dito? Sasabihin natin, 100. 5 ganun. Yung nakakita ng isang resurrected Christ. Pangalawa, the empty grave. Na wala talagang laman yung libingan ng Panginoong Jesus. Naalala nyo, binayaran pa, gusto pang bayaran ng mga Pharisees, yung mga gwardiya, para patahimikin sila. Huwag nyo ipagkalat na nabuhay na muli si Jesus. At ang isa pang reason kung bakit totoo na nabuhay na muli si Jesus ay dahil sa mga disciples niya na willing mamatay para sa katotohanan na yon. Naalala nyo, itong mga disciples na to ay yung mga nagtakbuhan nung ipapako na si Jesus sa cross. Itong mga disciples, yung mga takot, itong mga disciples, yung mga mahina ang pananampalataya, itong mga disciples, yung nagtakbuhan nung ipapako na yung Panginoon nila. Pero ito yung mga disciples after that. Ito yung mga disciples na handang mamatay at masaya pa. Masaya pa sila na nagdurusa sila para sa katotohanan to. Wala ni isa sa kanila na pumiyok. Wala ni isa sa kanila na sinabi, ano lang to, gawa-gawa lang namin to. Hindi, hanggang mamatay sila. May mga request pa nga ng kamatayan si Apostle Peter. Ayaw niya pang mamatay ng katulad ni Jesus. Kaya nung namatay si Apostle Peter, nung pinako siya sa cross, pabaliktad.
Request niya yun. I am not worthy to die in the same manner as my Lord. Iba yung kamatayan niya. Iba yung kamatayan ko. Pero willing ako mamatay dahil nakita ko na buhay siya muli. There is such a thing as resurrection. Ang union natin with Christ ang nagtuturo sa atin na kung ano yung nangyari kay Jesus, yun ang mangyayari sa atin. Yun ang tatanggapin mismo natin. Revelation chapter 20 verse 6. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power. Ang ganda. Nasa Revelation, ang sinabi, sila na may union, sila na may blessing ng unang resurrection. Ano, sino yung nakaranas sa unang resurrection? Si Jesus. Sila na mga nag-share sa unang resurrection ni Jesus, walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Dahil ang resurrection ay totoo, ang resurrection din natin ay totoo. Dahil nabuhay na muli si Jesus mula sa mga patay, totoo rin na tayo ay mabubuhay mula sa mga patay. Because of the old Adam, our bodies weaken, deteriorate, our bodies die. But because of the final Adam, those who believe will rise again and gain a resurrected and glorified body. Brethren, you should contemplate on the resurrection of Jesus and believe that the same will happen to you as your salvation blessing. Kapag inaalala mo yung resurrection ni Jesus, kapag pinapanampalatayanan mo yung nabuhay na muling Jesus, alalahanin mo, mangyayari din yun sa akin. That salvation blessing will happen to me. Ibig sabihin, sa sarili natin, hindi natin kayang labanan ang kamatayan. Sa sarili natin, hindi natin kayang talunin ang kamatayan. Sa sarili natin, kahit gano'n pa tayo kalakas, kamakapangyarihan, kamapera, ka-influential, kalakas ang confidence mo, you cannot defeat death. You cannot overpower death. You cannot even grapple with death. There's 0% that you will win against death. But listen to the Apostle Peter, Acts 2:24. God raised Jesus from the dead, losing the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. Walang kinukot si Peter dito. Ini-interpret niya yung resurrection. Sabi ni Apostle Peter, nung nabuhay na muli si Jesus, binali niya yung pangil ng kamatayan. Hindi daw siya kayang panatilihing patay ng libingan. The grave cannot hold him. Hindi kaya. Hindi kaya ng libingan na panatilihing patay si Jesus, na sumabog yung libingan, sumabog yung pinaglalagyan sa kanya at bumangon siya mula sa mga patay. Ito yung interpretation ni Peter. Sinasabi niya na makapangyarihan si Jesus. Sinasabi niya na triumphant si Jesus. Sinasabi niya na walang laban yung kamatayan kaysa sa Panginoong Hesukristo. It was not possible for Jesus to be held by death. So, soli Deo Gloria for the resurrection of Jesus, and we will receive the blessing that He has won. Anong naiisip mo kapag binabasa mo yung resurrection ni Jesus? Ang isa sa mga application dapat nun sa mga sarili natin is that the same power and the same blessing will happen to you. Dahil si Jesus ay bumangon mula sa mga patay, si Merlin Joseph Pelejo ay babangon rin mula sa mga patay. Ikaw ay babangon mula sa mga patay, Kristiyano. Dahil ang Panginoon natin ay nauna nang bumangon sa mga patay. Ang ganda ng sinabi ni Thomas Watson, isang Puritan. Sabi niya, "We are more sure to arise out of our graves than out of our beds. Oh, how precious is the dust of a believer." Di ka sigurado kung babangon ka pa sa higaan mo bukas. Pero sabi niya, mas sigurado tayo na babangon tayo mula sa libingan. Mas sigurado pa yung resurrection mo kaysa sa buhay mo ngayon. Mas sigurado pa yung pagkabuhay mo muli sa mga patay
kaysa sa panandali ang buhay. We are more sure to arise out of our graves than out of our beds. Si may isang Protestant, pangalan niya si Walter Raleigh, si Sir Walter Raleigh. Siya ay pinugutan ng ulo, siya isang Protestant, dahil ito sa faith niya. At nung gabi bago siya pugutan ng ulo, may sinulat siya sa Bible niya. At ito yung sinulat niya sa Bible niya. Quote, "From this earth, this grave, this dust, my God will raise me up." End quote. "From this earth, this grave, this dust, my God will raise me up." Ang inaasahan niya, bago siya mamatay, mabubuhay siyang muli. Makakaranas siya ng resurrection. Sana yan ang pangarap mo para sa pamilya mo. Sana yan ang pangarap mo para sa sarili mo. Sana yan ang pangarap mo para sa iglesia natin. Sana yan ang pangarap ng puso mo bago ka mamatay. My God shall raise me up. Yan ba ang gusto mo para sa sarili mo? Yan ba ang pag-asa mo? Bubuhayin ako muli ng Panginoong Jesus. Dahil yan ang gusto namin para sa inyo. Ayaw ko sa pamilya ko na may hindi mabubuhay na muli. Ayaw ko na meron sa iglesia natin na hindi natin makakasama sa pagkabuhay na muli. Ayaw namin na meron tayong mga bisita na hindi natin makakasama sa pagkabuhay na muli. Gusto namin na makasama namin kayo sa resurreksyon ng buhay. Ang gusto namin na hindi lang kaligtasan ng kaluluwa nyo. We want your whole salvation. Buong kaligtasan. Kaligtasan ng kaluluwa, kaligtasan ng katawan. Dahil yan yung tinubos ni Jesus. Tinubos ni Jesus ay kumpletong kaligtasan. Salvation of your soul and of your body. So we plead with you. We plead with you to repent of that sin that you love the most. Sana'y pagtigilan mo na, pagsisihan mo na ang kasalanan na ayaw mong bitawan, na alam mo naman na mismo dudurog sa'yo at tatapos sa'yo. Kung hindi kumapit ka at manalig ka at manampalataya ka at lumuhod ka sa Panginoong Jesus para sa kumpletong kaligtasan, sa Kanya ka manalig. Bilang pagtatapos, may sinulat si John Flavel na isa ring Puritan. Sabi niya, ang kamatayan daw ay parang isang dragon at ang libingan daw yung kuweba ng dragon. At si Jesus daw ay isang mandirigma na pumasok doon sa kuweba ng dragon at pinatay yung dragon na yon. Kaya tayo, dahil kay Jesus, ay makakapasok sa kuweba na yon at makakalabas ng buhay. We can enter the den of death and we can come out alive because Jesus defeated death in His resurrection. Malangit tayo, Ama namin, pinupuri po namin kayo dahil sa pagpapala ng pagkabuhay na muli. Ito'y totoo, hindi ito simbolo, hindi lang ito imahe, litrato, ito ay kasaysayan. Ito ay tunay na nangyari 2,000 taon ng nakakaraan, kaya't ito'y tunay na mangyayari sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. Turuan niyo po kami na isipan ito at pagnilayan ito. Huwag niyo po kami hayaan na magkaroon ng pag-asa na walang resurrection. Huwag niyo po kami hayaan sa sarili namin. Sa sarili lang namin. Sa sarili lang namin. Samahan niyo po kami, O Diyos. Magbigay ka ng pananalig at pag-asa at pananampalataya sa pangalan niya na pumatay sa kamatayan, ang Panginoong Jesus. Amen.